Amazing morning everyone. Kumusta kayong lahat? And I hope nasa magandang kalagayan kayo ngayon. And this time naman, pag-uusapan naman natin yung mga basic skills sa ating pagnenegosyo dito sa network marketing business. So meron tayong mga basic na kahit sino pwedeng matutunan to. At ito yung pinaka starting point para sa iyong business, sa iyong pagbibuild ng iyong network. So kung ready ka na mag-build ng sarili mong grupo, ng sarili mong team, and this is for you. So I hope na matapos mo itong video na to, dahil yung pag-uusapan natin, isa sa mga makakatulong sa'yo para sa pag-build ng iyong negosyo sa network marketing business. Okay? And by the way, ako pala si Jaymar Traton, and isa sa mga nag-training din po sa mga gusto matuto na magnegosyo in network marketing business. Ito po yung aking team, King's Empire. So right now guys, pag-uusapan na natin kung paano mo sisimulan mag-build ng iyong team, ng iyong grupo. So ready ka na ba? Pa-type naman po ng I am ready. Okay? Ayan. So thank you so much sa mga magko-comment down. Ayan. So let's start guys about prospecting skills. Ayan. So number one, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na prospect listing. So kung nagsisimula ka magnegosyo ngayon sa network marketing business, yung napaka-importante na merong kang listahan. So lahat naman siguro ng nagnenegosyo, merong listahan, tama? So nililista nila dyan yung mga customer nila, nililista nila ya diyan yung mga upcoming mga benta nila, yung kung mga liquidation or anything, no, anything. So sa business napaka-importante na meron kang listahan. And pinaka-importante sa negosyo natin in network marketing, meron kang prospect listing. Ito yung mga bagay ba, ito yung mga tao, no, hindi to bagay. Ito yung tao. Ito yung dito mo ililista yung mga tao na i-invite mo sa negosyo. Okay, ito yung mga ayan. Ito yung mga listahan ng mga iniisip mo pa lang na pre-presentan ng negosyo mo, ng products mo. Sino itong mga ito? So meaning dito sa prospect listing, lahat ng nasa isip mo, mga kakilala mo, lahat ililista mo po doon. Lahat po ng mga K-list mo, mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, yan, andyan po lahat. Kaaway. Siyempre, kapag nagbe-business ka, yung kaaway mo, kaibiganin mo na. Okay? Yan. So at least, pinaka-starting point mo, 150 names or more. Kung mas kung makikita mo pa lang yung Facebook mo, almost 5,000 yung friends mo, yan, ilista mo lahat. Okay? And then, yan, so mayroon kang notebook, no? Mas maganda pag notebook. Alam mo kung bakit kapag sa isip lang natin nakalista yung mga prospect natin, ang bilis natin makalimutan. Yung mag-e-entry pala, yung mga na-presentan mo pala before, nawala sa isip mo, no? Dahil sobrang busy ka, nakalimutan mo. Pero kapag nasa notebook siya, everyday tinitignan mo yung malistahan mo, nagre-recall agad, tama? Ang bilis ipaalala ng nasa notebook yung mga prospect mo. Okay? Kaya napaka-importante meron kang notebook and ballpen. Ayan. So habang yan, habang nagkakape ka, dyan mo ililista yan lahat ng mga kakilala mo. So kung kaka-join mo ngayong araw na to, no, nakabili ka na ng package mo, no, ng iyong kit, no, na i-encode ka na sa system, nagsisimula ka na magnegosyo, ito yung una mong bilhin, yung notebook mo at saka ballpen mo. Okay? So, dyan yung mga ililista natin ito, mga hot market, warm market, cold market, and potential market. Itong mga hot market na to, ito yung ililista mo na yung mga kaibigan mo or kakilala mo na hindi makahindi. Meaning, sino ba yung mga kakilala mo na pag in-offer mo sa kanya yung negosyo mo, sasabihin mo pa lang sa kanya, friend, meron akong business. No? I-ready mo na yung puhunan. Pupunta ako dyan. No, ito yung puhunan natin. Ganyan, i-ready mo na. Yung pa lang, doon pa lang, no? Yun yung mga hot market na hindi makapaghindi kapag may pre-present kang business. Sino yung mga 'yon?
yung nakapag-build ka na ng trust, no? Merong nang siyang tiwala sa iyo. Na kapag sinamahan ka, hindi mo ipapahamak. So meaning, magaan yung loob niya sa iyo na mag-join sa iyong opportunity. Ito yung mga hot market. Sino yung mga 'yon? Kaya unahin mo 'yon, mas maganda unahin mong ilista 'yon. Number 2, warm market. Ito naman yung mga kaibigan, kakilala mo. It's either iba't iba yung kanilang background, basta lahat ng mga kakilala mo. Okay? So ililista mo lahat diyan, mga kaibigan, kamag-anak, yung mga nasa Facebook friends mo, mga na-meet mo, 'yan, mga na-meet mo sa mga coffee shop, sa business, sa ano mo, sa schools kung nag-aaral ka pa. Lahat 'yan ililista mo siya. And yung pangatlo, cold market, ito na yung mga hindi mo kakilala. Meaning, maybe kaibigan mo sa Facebook or yung binibilhan mo dun sa palengke pero hindi mo pa gaanong kakilala. Meaning, mga cold market ang tawag po dun. So, meaning yung mga ano pa, yung kaka-add mo pa lang sa Facebook or may nag-add sa'yo sa Facebook, hindi mo talaga kakilala. Yan yung mga cold market. Okay, pwede mo din silang ilista. And sa potential market, kagaya din siya ng hot market, no? May mga potential na business-minded, no? Merong pagdating sa health, mabilis mong offeran ng products kasi kailangan niya. Yan yung mga potential market. So sino yung kung ano yung binebenta mo right now na produkto or kung ano yung business na meron ka, sino yung mga makaka-capture nito? No, yan yung mga potential na sino yung mga business-minded or sino yung kung ang binebenta yung food supplement, sino yung mga may kailangan nito? Yan yung mga potential market. Okay? Ayan yung yan po, ililista mo po lahat. And yan, after mo mailista po lahat, meron tayong tinatawag na sorting sa prospect listing. Ano tong sorting? Pipiliin mo na ngayon, isasasalain mo na ngayon yung mga prospect mo. Okay? So, sino dito yung may money, authority, at needs? Sa M, yung tinatawag nating money, or ito yung platform ng man, money, authority, needs. Yung money, sino dito sa mga nilista ko dito na may pera? Why? Kasi sila yung pag inoperan mo ng business is either yes or no. Pag nag-yes, it's magpe-pay in o mag-e-entry dahil may pera na siyang agad-agad. Okay? Sino tong mga to? Yung mga negosyante. Yun yung mga high professional, no? Engineer, teacher, yan yung kaya doon sa budget, no, na agad-agad magagawa ng paraan or may pera agad. Yan. So sino yung mga yan? Una mong i-check yan. Ay, ito may money. And yung authority naman, ito yung mga malalawak yung organization or may mga tao sila, may mga tauhan or madami yung kakilala, no? May maraming connection, authority. Like example, kapitan or government official, di ba? And teacher, yan, may mga kasalamuha yan. Or pare, di ba? Pag nagsisimba, ang daming kakilala niyan. May authority yan kapag nagsabi siya, di ba? Alangan, pagkakatiwala nila kasi pare yun eh. Ang binibigkas nun, words of God. So, alangan naman luloko, di ba? So meaning, may authority yan na kapag nagsalita siya ng ito, magandang negosyo to, magandang produkto to para sa inyong mga kapatid, kaibigan, doon pa lang may authority na siya na paniniwalaan siya ng mga tao. So ilista mo din yan kung sino yung mga malalawak yung authority or connection. And pinaka-last, yung needs. Sino naman dito yung needs na kailangan nilang products ko or ng business ko or service ko? Sino sa mga prospect ko na to? Kapag yun, analista mo na siya, so ito yung example sa needs, yung may mga pangarap pero walang pera, walang authority. Pero may pangarap, may gustong maabot sa buhay, no? Na gustong mabago yung buhay. At kapag pre-set mo sa kanya yung opportunity, pwede niyang gawan ng paraan. No, gagawa ng paraan kasi kailangan niya. Yan yung needs niya. So, kapag itong nasa prospect mo na to, no? Na nailagay mo na siya, nasala mo na, okay? Na sort out mo na. Unahin mo na ngayon yung may money, authority, needs. So, mas higher yung potential na kapag ikaw first day mo ngayon, nang gigigil ka, grabe yung gigil mo na mag-invite,
mag-share ng iyong opportunity, ng iyong product, grabe yung gigil mo. Tapos inuna mo yung may mga pera authority, malakas yung chance na sumali sila. So kapag malakas yung chance na sumali sila sa opportunity mo, syempre kikita ka, no? Matutulungan mo sila and kikita ka din. After mo kumita, syempre mas lalong gigil na gigil ka pa, di ba? Mas lalong gigil na gigil ka pa i-share sa lahat dahil kumita ka, naramdaman mo na yung business opportunity mo may mangyayari, no? So pero kapag guys, no, kapag yung inuna mo yung walang-wala, tapos after mo prinesentan negative pa, at the same time kapag prinesentan mo, pag-iipunan pa ng 3 months, so 3 months ka pa mag-aantay bago pa magkaroon ng resulta. Eh sa negosyo natin na network marketing business, dapat mas mabilis ka magka-resulta, na magkaroon ka ng income or mabago yung mindset mo. No, doon ka kasi manggigigil. Eh, grabe, 1 week pa lang, ito na yung kinita ko, 10,000, 20,000, di ba? 50,000 within 1 week. Eh, kapag ganun ang mangyayari, within 1 week pa lang, within 2 weeks pa lang, nagpi-50,000 ka na, eh mas lalong gigil na gigil kang i-share yung opportunity mo. Yung positivity mo, mas lalong nadagdagan siya ng nadagdagan. Why? Kasi may result ka. Okay? So, yun ang pinakaunahin mo para mas lalo kang manggigil sa negosyo. No? Itong mga to, itong hot market, tapos warm market, tapos yung i-sort out mo na siya from money, authority, and needs. Okay? Dahil sa listahan mo, nalista mo na lahat. Ito na yung mga kaibigan ko, si Pedro, si Juan, etc., etc. Ito may money, may authority, ganun, and may needs. So, magsisimula ka na ngayon na inviting, no? Pero ito muna, no, na unlimited prospect para doon sa ano mo, sa nilista mo. Ah, minsan kasi may nagsasabi dito na ang hirap maghanap ng prospect. Tama ba? Sino yung related dito na sasabihin, ang hirap maghanap ng prospect, saan ko kaya ilalagay yung ililista ko? Saan ko kaya kukunin or hahagilapin yung mga ililista ko? So ito yung mga tips, 5 step para magkaroon ka ng daily prospect. Okay? Number 1, syempre meron kang active candidate list. Ayan. So yung mga nililista mo na active. So syempre kung lumalabas ka sa bahay nyo, sino yung mga pinupuntahan mong binibilhan ng pagkain? Ayan. Or pag may sumakay ka ng bus, may makikilala ka doon, sino yung nakatabi mo? Or anything na mga makakasalamuha mo everyday, or makakausap mo everyday, or nakikita mo sa Facebook everyday, yan, pwede mo siyang ilista. Number 2, constantly expand your list. 2 people per day. So yun nga, nakukuha mo yun into active candidate list. So constant, nagdadagdag ka everyday ng 2 sa iyong prospect list. Nailista mo, like example, 150 names. So everyday goal mo pa din na idagdagan siya ng everyday para hindi matulog yung prospect mo. Yung prospect listing mo. Okay? Yeah. Number 3, raise your awareness. Paano naman to? Napaka-importante na malaman mo kung ano yung products or yung business mo kung para saan. At doon pa lang na magkakaroon ka na ng awareness kung sino yung i-sharean mo everyday. So magkakaroon ka ng magkaroon ka ng raise na mas mataas na awareness. Okay? So pag may pumunta ka, like example, ito number 4, no? Never prejudge. Pag may pinuntahan ka, like example, pumunta ka ng may pinasyalan ka na lang, example, sa mga birthday han. Yan. So doon sa birthday han, grabe, ang daming prospect doon, no? 'Di ba? Ang daming nag-attend ng kainan, no? Okay, ang daming nakijam. Doon, magkakaroon ka ng awareness na, uy, negosyante ako. Dapat ang thinking ko, negosyante, entrepreneur. So, pag pumunta ka doon sa birthdayhan na yon, never prejudge. Huwag kang magjudge na, uy, sasali ba to? Hindi. Diba? May pera ba to? O wala. Diba? Ano kayang ano nito? Diba? Nagkakaroon ka ng judgmental. Ay, hindi to sasali kasi ganito yan. Kasi ganyan yan. Diba? Nagkakaroon ka ng mga prejudge, mga judgment sa isip mo. So, tanggalin mo lahat 'yon kapag nag-prospect ka, no?
Kasi dito sa network marketing, just imagine, no? Merong truck driver yung kumita, no, na bago yung buhay, nakuha yung mga pangarap. Meron dito, janitor lang, no? At hindi nakapag-aral, pero grabe yung kinikita sa network marketing. So, dun pa lang malalaman natin na ang network marketing para sa lahat. Okay? Para sa lahat po siya. So, never, never, ever judge. In the way kung nagpro-prospect ka man, huwag kang mag-judge. Kasi lahat pwedeng mabago, matrain lang siya. Kasi dito, sa network marketing, libreng-libre ang mga trainings para matuto. So, dito pa lang, nag-grow tayo, nag-expand yung isip natin. So, pwedeng mabago yung buhay natin. So, raise your awareness na kapag may pununtahan ka, lahat yan prospect, no? Darating na lang sa point na i-sort out mo lang siya. Ang i-sort out meaning uunahin mo pa din yung mga may potential at the same time iuhuli mo na lang yung mga hindi mo sa tingin mo ay ito ganito ganyan, di ba? So hindi ka naman nag-judge doon pero ibig sabihin iuhuli mo lang siya. Kakausapin mo pa din lahat. Okay? So dito po wala pong pinipili sa pagpro-prospect, meron lang pong sorting. Okay, sino-sort out lang natin kung sino yung uunahin natin at ang ihuhuli natin. Yun lang po ang meaning po nun. Okay, pero lahat kakausapin natin. So number 5, network and purpose. Napaka-importante na nag-network tayo na mayroon tayong purpose, syempre. Kasi kapag alam natin yung reason why natin, bakit natin ginagawa na nagpro-prospect tayo, alam natin yung purpose natin, mas grabe yung driven natin, yung drive natin para i-push na mag-invite ng mag-invite. So para saan ba ang pag-i-invite? Saan ba yung bakit kailangan maglista ng pangalan? Diba? Anong purpose niyan? So ang purpose ng paglilista ng pangalan, para hindi mo makalimutan, meron kang ipapollow-up, mapapollow-up mo yung mga inilista mo, nagkakaroon ka ng tinatawag na potential market kasi nakikita mo, ito na pala yung mga kinausap ko, ito pala yung mga nalatagang ko na, ito na pala yung mga bibili, upcoming entry, ito yung mga hindi bibili, ito yung mga tumitingin lang sa kung ano yung mangyayari sa akin, and soon to be. Kasi tulad sa akin, may mga nakausap ako before na ayaw, pero dumating sa point nakita nila na oy gumaganda yung negosyo and sumali, di ba? Sumali pa din. So meaning hindi pa nila right timing doon sa point na yon. So ayun, alam mo yung purpose mo, no? Kasi syempre sa pag-i-invite, ano ba yung thinking natin bakit nag-invite tayo? Makatulong sa kanila na mabago yung buhay nila. And dumating sa point na tinitingnan natin na hindi lang tayo yung nababagong buhay kundi sineshare natin yung hope, yung blessing na binigay na sa atin ni Lord na meron tayong napakagandang negosyo na para sa pangkalahatan. Okay? Na ano pa yung mga iniisip natin na pag nagprospect tayo tinitingnan natin na ito makakatulong sa kanya, ito pwedeng mabago yung buhay niya, kumbaga, makasama ko pagdating sa success, lalo na kapag yung mga kaibigan mo ang gustong-gusto maging successful. So, yung pag-network mo ngayon, meron siyang purpose. Meron kang sobrang may dahilan. Ayun po. Ayan. So, dito na tayo sa inviting. So, lahat ng mga nilista mo po yon invite na natin. So, ginagamitan po siya ng form. Ayan. So, ano tong form na to? Yung family, occupation, recreation, message. Ito yung tinatawag nating building relationship into your prospect. Building rapport into your prospect. So, kailangan dun sa prospect mo, makagaanan mo agad ng loob yung nilista mo. Maybe hindi mo pakilala sila or maybe matagal kayo nagkaroon ng connection. Yung nilista mo, kaibigan mo pa noong high school ka, kaibigan mo pa nung kinder ka, ngayon mo palang kukontakin, di ba? Siyempre, hindi mo agad lalatagan ng business, di ba? Magtataka yun, ngayon lang tayo nagkausap, ngayon lang tayo nagkaroon ng jam, tapos para lang pala recruitin mo ako, invitein mo ako, di ba? So, dito sa form na to, ginagamitan ito na makilala mo muna yung prospect mo. No? Magkaroon ka na, makagaanan mo nang siya ng loob. Basta,
building rapport 'yun. Makagaanan mo ng loob na makilala mo kung kumusta na siya. Yan, kumustahin mo yung family niya. Oy, kung pre, tagal na natin hindi nagkausap. Bro, tagal na natin hindi nagmi-meet. Kumusta na pala yung family mo? Kumusta na sila tita, tito, sila uncle, sila auntie, yan, si, kumusta pala si mama mo, papa mo, yan, syempre sa family. Okay? So, yun, magkwekwento yung prospect mo, ito, ang hirap ng buhay, ganyan-ganyan, di ba? Andito, na, yung mama ko, ganyan-ganyan, malay mo, may pinagdadaanan pala, ganun. So, malalaman mo doon. And number, yung ano, yung O, occupation, doon, kumusta naman pala yung pinagkakalaban mo, pinagkakaabalahan mo ngayon, bro? And kumusta yung work mo? Saan ka na ngayon nagtatrabaho? Malay mo, doon pa lang makakakuha ka na ng idea na wala pala siyang trabaho kasi natamaan siya ng pandemya, no? Dumating sa point na hindi na siya nakapagtrabaho, natigil yung operation and naghahanap ng pagkakakitaan. Naghahanap ng opportunity na pwede para sa kanya. Doon magkakaroon ka ng idea. Or ito bro, pupunta ako ng ibang bansa ako, no? Nag-fill up na ako ng form ganyan ganyan. Doon mo malalaman yung iba naging okay na yung trabaho niya, nakapasa na siya ng board exam, no? Nagtatrabaho na siya as engineer. Ayan. So malalaman mo doon yung pinagdadaanan niya as kung engineer man siya, kumusta yung pagiging engineer? Kumusta yung trabaho ng engineer? Ganun. So kapag nagtatanong ng ganun, nagkakaroon ka ng idea. And doon sa recreation na yon, ito namang recreation, ano yung pinagkakabalan niya sa buhay? Ano yung mga habit niya? Minsan, mahilig ba siya mag-basketball? Or kumusta naman yung ginagawa niya everyday? Minsan, ang sinasabi, ito, medyo hindi na nakakapag-exercise, ganun. Dahil hindi na, kumbaga, mahina na yung heart ko, may sakit ako, ganyan. So, doon sa form na to, nagkakaroon ka ng idea para sa i-share mong opportunity at saka products, kung ano yung mga services na meron na i-offer mo. So yung message na to, dun mo na ipapasok. Ay bro, nabanggit mo pala last time na nawalan ka ng trabaho during pandemic at naghanap ka ng opportunity. And meron akong alam na pwede para sa iyo. Pwede ka ba sa ganung opportunity? Tanungin mo siya, no? Kumbaga itignan mo muna, sasalain mo muna kung para sa kanya yung opportunity. Huwag mo agad ilalatag, no? Bigyan mo ng excitement, no? Bigyan mo ng excitement yung ilalatag mo. Okay? So yung kumbaga after ano ba 'yon? Yan, curious na siya. Ano ba 'yon yung i-offer mo? Okay? Yan, pwedeng kinausap mo siya through phone. Kinausap mo siya into meet up, nagkita kayo na nagamit mo itong form na to, ano ba yun? Pag yun ang tanong niya, napakasarap yun, di ba? Napakasarap pakinggan. Ano ba yun? Like example, bro, nabanggit mo pala na pagdating sa family mo or sa sarili mo, naghahanap ka ng lunas pagdating sa heart mo kasi hindi ka na nakapag-exercise. Nabanggit mo pala last time. And meron akong alam na product na pwedeng makatulong sa'yo kasi ganyan din yung pinagdadaanan nung mga taong nakakilala ko na ngayon naging okay na yung pakiramdam. So, ano ba 'yon? Kasi kapag nag-offer ka ng solution sa kanilang problem, it's either pag tinanggihan nila, syempre hindi ikaw yung ni-reject nila, kundi yung pwedeng makatulong sa kanila. Syempre, kapag ikaw ino-offeran ka, example na lang, kung ikaw ino-offeran ka ng kaibigan mo ng solusyon doon sa problema mo, tatanggapin mo ba siya? Yes, tatanggapin mo dahil yun ang solusyon sa problema mo. Yan. So ano ba yun? Kapag yun ang tanong niya, it's either pwede mo siyang papuntahin sa office, bro, mag-meet tayo dito sa ganitong lugar. Okay? Or pwede ka ba intro Zoom meeting? Yan. Dahil ngayon, kung hindi siya mahilig lumabas-labas, pwede mo siyang i-invite sa yung business presentation, sa yung Zoom meeting. Okay, kasi ngayon napakadali na lang, 'di ba? Work from home or present from home, 'di ba? So, Zoom meeting napakaganda, ipasa mo sa kanya. Meeting presentation, 'yan, pwede naman na, bro, kita tayo, coffee shop tayo. 'Yan. So,
habang makapagkwentuhan tayo para ma-share ko sa iyo yung pwedeng makatulong sa iyo. So, in-invite mo na siya. So, na-invite mo na siya into office or it's either business presentation through online. Yan. So, na-invite mo na ngayon yung nasa prospect mo. Nagkaroon na sila ng idea. Okay, nakabuild ka na ng rapport, makagaanan mo na yung loob. Yun ang importante, ha? Yung maging magaan yung loob nung prospect mo. Kasi kahit napakaganda ng opportunity mo, ng products mo, pero hindi magaan yung loob nung prospect mo. Na parang pinaghihinalaan ka na, makakatulong ba sa akin yan? Baka lulukuhin lang ako niya, ganyan. So marami pag tumakbo sa isip niya na ganung bagay, naku, kahit napakagandang i-represent mo, hindi ka talaga pupuntahan, hindi ka sasalihan. So, unang-una, napaka-importante na makagaanan mo agad ng loob mo yung prospect mo. Okay? Yan ang pagbibuild po ng rapport. So, tip number one, no? Into inviting or pagkikipag-usap sa iyong mga prospect, focus on the prospect and their needs, not your needs. So, dun sa form na ginagamit natin, nagagamit natin, nalalaman natin kung anong kailangan ng prospect mo. At doon sa kailangan ng prospect mo, kapag kailangan niya, sino ba naman ang hindi ayaw ng solusyon? Diba? Lahat gusto. Yeah. Kaya tulad sa akin before, bakit ako nandito sa pag-network? Kasi nakita ko yung problema ko na syempre hindi ako naka-college. No? Gusto kong mabago yung buhay ko as a gusto kong ganun, no? Magkaroon ng opportunity na pwedeng mabago yung buhay, makuha ko yung mga pangarap mo, makapag-travel sa iba't ibang bansa, and nakita ko na pwede into network marketing business. So, ngayon, nung shinare sa akin yung opportunity na ganun, na pinakita na ito yung mga taong nakakapag-travel, ito yung mga taong nakakabili ng mga gusto nila, ganyan, ng mga sasakyan, ganun. So, sabi ko, baka pwede sa akin yun, no? Na makatulong para sa akin. So, kaya ako green up, dahil kailangan ko. So, ngayon, kung ikaw yung mag-i-invite, anong kailangan ng prospect mo? So, focus ka doon sa kailangan niya. And the way para malaman mo kung anong kailangan niya, by asking, no? Tanungin mo siya kung kumusta siya, gagamitan mo ng form. Tip number two, belief. So, napaka-importante to. Ito yung pinaka-importante din. Na magkaroon ka ng 101% belief sa products at opportunity mo. Kasi kapag present mo sa iyong prospect, syempre yung prospect mo, ang daming duda, di ba? Ang daming duda ng prospect mo. And dumadating sa point na pinagdududahan na totoo ba yan? May nababago buhay ba dyan? May nakakabili ba ng mga ganyan? Di ba? Or may napapagaling ba dyan? Syempre kapag ikaw, no, yung tiwala mo sa iyong product, sa opportunity na dala-dala mo, 101%. Nako, grabe. No? Kapag nagduda yung prospect mo, grabe, 101%. Ganun yung gigil mo. Yes, makakatulong 'yan. No? Yes, mababago buhay mo 'yan. Diba? Dahil alam nyo guys, no? Nangyari na po sa industriya natin, into network marketing. Ang dami na pong nabago yung buhay through this kind of opportunity. Magdududa ka pa ba? No. Kapag nagduda yung kaibigan mo na huwag ka diyan, niluluko ka lang diyan, no, na power lang diyan, no, hindi naman totoo 'yan. Pag yun ang sinabi, hindi ako makikinig diyan. Takpan mo 'yung tenga mo, no? Takpan mo 'yung tenga mo, hindi ako makikinig diyan. Bakit? Kasi 'yung belief system mo na alam mo na makakapagpabagong buhay. And after nun, 'yung kaibigan mo, ganun 'yung sinasabi, ang lakas ng duda. Eh malakas 'yung ano mo, belief system mo, 'yung duda niya 90%. Eh yung ano mo, yung belief system mo, 101%. I-educate mo na ngayon siya. Alam mo friend, tama 'yan. Ganyan din ako before na grabe yung pagdududa, na akala ko hindi totoo, pero nung nalaman ko, nung nakita ko na ganito pala nangyari, no? I-share mo na yung mga nangyari sa mga mentors mo na mga nabago yung buhay, no? Nakuha nila yung mga pangarap nila. And doon ko nakita na totoo pala yung opportunity na ito. Doon, grabe. Kapag ganun, no? Ituturot ko din mamaya kung paano ka mag-handle ng objection, no? Na huwag mo agad kontrahin. Pre, ang duda mo talaga, kaya hindi kita sasamahan, eh. Huwag ganun. Masasaktan. Eh, prospect mo yun. Di ba?
kailangan i-educate mo yung mga taong malaki yung pagdududa, yung mga taong hindi naniniwala, yung mga taong negative mag-isip, yan, i-educate mo lang. Kasi yun yung nakagisna nila or nakita nila na kahit hindi man nila nakita yung opportunity mo na pwedeng makapagpabago, pero nalaman nila sa iba, nakwento ng iba sa kanila, yan, pwede mo din itanong, paano mo nalaman na yung duda niya ba? Ganon. So, dun mo malalaman na i-educate mo lang sila. Okay? So, yun yung tip number two, yung belief system mo. Kaya po, napaka-importante na umattend ka ng mga trainings. Magkakaroon ka ng awareness na kapag may nakipag-usap ka, napanood mo tong video to, ganun pala yung mangyayari sa mga prospect ko. Ganun yung binagkas nila, no? Ganun yung binigkas nila. Scam ba yan? Ang dami mga pagdududa. Nakapag-attend ka ng training, meron kang tinatawag na awareness. No? Sabi nga kanina, raise your awareness, tama. So nagkaroon ka na ngayon ng awareness na oy, ano pala, no? Grabe na yung belief system ko. Nakukuha po yan sa training. Kaka-attend ng trainings. Kaya kapag may training po, no, wag na wag mo pong ipagpapaliban. Drop everything. Kapag may training, drop everything. No? Gawin mo, mag-training ka, mag-isali ka sa training, lalo kapag nagsisimula ka pa lang, first day mo pa lang into network marketing, napaganda po, idikit mo agad yung sarili mo sa training. Kung di ba, punong-puno yung seminar, idikit mo yung mukha mo para mapanood mo yung training. Ganon yung offline before. Ngayon, napakaganda na lang, pahiga-higa ka na lang sa bahay, no? Makinig ka lang ng training, naka-live na siya through Facebook. Ngayon, pahiga ka na lang. Kung ano mang ginagawa mo, nagsasaing ka, nagluluto ka, naka-headset ka, nakikinig ka na ng training. No, mas convenient na ngayon, mas napakadali na lang. Not unless before, magbibihis ka pa, mamamasahe ka pa, na pumunta sa office para mag-training. Pero ngayon guys, no, napakaganda yung training kasi through Facebook Live, mapapanood mo na siya. Tapos, ang dami po pang reason why, ang dami po pang dahilan. First time mo sa nagne-negosyo ngayon, kailangan tanggalin mo yan guys. Tanggalin mo yung hindi pag-a-attend ng training, tanggalin mo yun. Kailangan nag-a-attend ka ng training para sa negosyo mo. At kung ikaw natuto sa pag-negosyo mo, hindi ka na isa sa mga nagsasabi na, ay, nag-join din ako sa networking pero walang nangyari. Hindi na ikaw yung isa doon. Kasi marami po nagsasabi na doon na hindi ako kumita sa networking kasi ganito, ganyan. Wala palang ginawa. No, hindi pala nag-attend ng training, hindi re-raise yung awareness niya sa negosyong to. So, hindi din nag-invite kasi wala din siyang prospect listing, 'di ba? Walang nangyari. No, naging natamaan ng katamaran, 'di ba? So, 'yun po ang nangyayari. So, ayaw namin na mapabilang ka doon sa 1% na 'yon. Kumbaga, kung hindi man 1% 'yon na nagsasabi na hindi totoo yung networking, sumali naman ako before pero walang nangyari. Sana hindi ka po ganun. Why? Kasi kung naandito ka sa video to, guys, ito yung first step mo sa negosyo. So, magiging successful tayo sa ganitong negosyo. Basta gawin natin yung trabaho ng pag-network. Okay? Yun yung mga skills na kailangan pag-attend ng trainings. Napaka-importante. Ayan. So, tip number three. No? Okay? Open their mind about your products and opportunity. Ayan. So, open their mind about your products and opportunity. Nagagawa to through imagination. Imagine. Okay, yeah. Imagine. Alam nyo kung paano mag-imagine? Huwag yung ini-imagine nyo right now. Yung imagine na para sa products at opportunity. Alam nyo, pag nagkwento ka, no? Di ba? Like example, bigyan ko na lang kayo ng example. Nanood ka ng sine. After ka nanood ng sine, sabihin na lang natin yung 365 days movie, ibahin natin. Basta nagkaroon ka, nanood ka ng movie, no? Tapos napanood mo, grabe yung excited mo, yung excitement mo, no? I-share mo ngayon sa kakilala mo. Alam mo yung ganito yung napanood ko. Sa unang bungad pa lang, grabe na, no? Grabe na yung nangyari. Tapos in kalagitnaan, ganito pa yung nangyari. Siyempre, sinasabi mo na yung mga nangyari. Nagkakaroon ng imagine ngayon yung
yung ano mo, yung pinagkwentuhan mo, yung kaibigan mo. Nag-i-imagine siya. After mo makwento yun, na after mo makwento, na-imagine niya, alam mo kung anong gagawin niya? Pupunta ng sine, papanoorin niya yung pinanood mo. Alam mo bakit? Nakikurious siya. Nagkakaroon siya ng curiosity. So, dito guys, ano yung nakita mo into network marketing? Grabe, no? Yung mga taong naging successful, no? Yung mga nakabili ng mga sports car, nakasama mo, na mga top mentors na grabe. Na grabe yung 6 digits income nila, nag 100,000 yung nga dito mentor natin, no? Nag 1.5 to 2M per month. Grabe yung ano niya, yung income niya. Kapag kwento mo 'yon, tapos sinabi mo pa yung background na ganito lang siya before pero ginawa niya yung ganitong opportunity pero ito na nangyari sa kanya. Grabe, nag-i-imagine siya. Wow. Wow. Ano ba 'yon? Ano ba 'yon? Kapag gano'n na naman, ay dali mo na naman siya sa presentation. Pakita mo sa kanya, ito yung mga ginawa po. Ito yung ganitong income. So, i-open mo din sa kanila yung products. No, kapag nag-share ako ng products yan, syempre, pinapakita natin yung mga testimony. Alam mo ba, may mga ganito, ganyan. Di ba, nalaman mo na siya, nakilala mo siya. Na-form mo siya. After nun, na-form mo, yan, share mo, kwento mo ngayon yung mga taong naging okay sa products. Alam mo, ganito ganyan. Eh, alam mo na may sakit siya sa puso. Di ba? Ang kwento mo ngayon, yung may sakit sa puso, yung pinagdaanan niya. Tapos, nung tinake niya yung ganung products, nakatulong sa kanya. Ngayon, nag-i-imagine. Pwede sa akin yun. Saan pa kayo nabibili yun? Ngayon, pag ganun, ano ba yun? Di ba? ano ba yung products na yun? Di ba? So, share mo sa kanya yung ganung products. Ayan. So, yung tip number 3. Let your imagination expand. Yan yun. Kaya dito, pag kwento mo pa lang, no? Kwento-kwento lang, no? Di ba? Kwento-kwento lang. Kwento mo yung opportunity mo, yung products mo. Nagkakaroon ka ng earnings. Yan. So, ganun po yung network marketing. Word of mouth of advertising. Yan. So, ano yung network marketing? That is word of mouth of advertising. So, from your customer, no? Yeah, ano mo siya, i-advertise mo, 'di ba, sa mga distributor, 'di ba, in-advertise. Ito pa yung mga tip into inviting and prospecting. Consult, don't sell. Like a consultant, act like a consultant. So, kung negosyante, yung opportunity yung i-share mo, negosyante yung datingan mo, 'di ba? Entrepreneur yung datingan mo. Act like a consultant. Ikaw ngayon nagtuturo sa mga taong gustong mag-start ng business. Okay? Using asking question, talk about entrepreneur. Like example, may kaibigan ka. Siyempre, gusto mo siyang mapa-join sa iyong opportunity. Tatanungin mo siya, nakapag-negosyo ka na ba before? Yan, or itong entrepreneur, di ba? Nakapag-negosyo ka na ba before? Alam mo kung anong sasabihin niya? Ito yung mga common na answer ng mga taong tinanong ko din. No, tinanong ko din sa ganitong pamamaraan na tinanong ko, nakapag-negosyo ka na ba before? Alam mo kung anong mga sabi nila? Natatakot ako magsimula. Kaya hindi pa po ako nagne-negosyo. Okay? Yun yung mga sagot po nila. Natatakot magsimula. Siyempre, kung hindi mo linya, o hindi mo alam yung papasukin mong negosyo, pwedeng malugi ka or ayaw mong mag-take ng risk. Na siyempre, andun yung takot. Diba? So, ito yung mga common. Hindi ako marunong. Diba? May narinig ka na ba pag chinare mo ng opportunity, ang sasabihin, ay, hindi ako marunong. Wala akong skills pagdating dyan. Okay? Ayan. So, yun. Ito yung mostly na sinasabi ng karamihan. Kapag sinabi mong nakapag-negosyo na ba sila, don't have time. Wala kasi akong oras dyan sa ganyan. No? Sobrang busy ako. Sobra-sobrang busy ako. Pero nakita mo andun, nanonood ng sine, di ba? Sobrang busy panonood ng sine, di ba? Ayan. So, don't have money. Ayan. Mostly ito din yung pinakasinasagot ng mga taong tinatanong ko kapag nakapag-negosyo na ba sila. I don't have money. Wala pa akong capital. Wala pa akong pera. No? Wala akong pangpuhunan. Di ba? So, kapag itong mga narinig mo, risking, quitting job. Siyempre, kung mahal na mahal niya yung trabaho niya, na kahit walang nangyayari, no?
minumura na siya ng boss niya, papagalitan palagi, di ba? Natatakot about quitting job. So, ito yung mga mostly, ito, don't have good products. Wala pa akong magandang ibebentang produkto eh. No, hindi ko pa alam kung paano yung sisimulan yung mga services, kung ano man yung gagawin niyang business. So, ito yung mga pumipigil sa mga tao para makapagsimula sila into business. At kapag ito yung mga sinagot nila sa tanong mo na nakapag-negosyo ka na ba before, okay? Ayan. Sabi dito, we have a dream pero wala tayong vehicle para mapunta tayo doon sa pangarap natin. So, kaya yung mostly, nawawala na ng hope, ng pag-asa. Alam nyo ba yon? Ang dami pong nawawala ng pag-asa dahil akala nila, dahil hindi nakapag-aral, no? Hindi nakapag-aral, eh wala nang chance para mabago yung buhay. Kasi doon pumipigil eh. May pangarap siya pero wala siyang vehicle na anong gagawin ko, hindi ako nakapag-aral. Kaya yung pangarap niya hanggang doon na lang. Kasi lalo pa naman sinasabi, lalo yung mga isip ng mga Pilipino, na kapag hindi ka nakapag-aral, hindi ka na magiging successful sa buhay, pariwara ka na. Di ba ang daming ganong mindset na hindi na nakapag-aral yan, hindi nga nakapag-graduate ng high school yan. Paano pa magiging successful yan? No, kung sa pag-aaral, eh, bobo. Di ba? Kumbaga ang daming ganon na yung sinasabi. Pero sobrang ang sakit nun sa part na yun, nasabihan ka ng ganon. Na nilimitahan yung ano mo, yung pangarap mo. Sobrang nilimitahan. So ngayon, ito yung mga way na into network marketing, sinusolusyonan lahat 'to. Ayun, type yes, ayan, yes. Yung pa-type naman po, guys. Ayun. So dito, lahat ng mga nabanggit na nandito, hindi nakapag-aral, no? Hindi mayaman yung family, sobrang hirap lang, no? Hindi marunong magsimula ng negosyo. Ang dami. Lahat 'yan sa solusyonan into network marketing. Kaya andito ako. Kasi tayo yung consultant, tayo yung nagbibigay ng hope, tayo yung nagbibigay ng solusyon dito sa mga problemang 'to. Alam niyo kung bakit? Doon mo na i-offer yung solusyon, network marketing. Kaya kapag sinabi, ano yung ginagawa mo? Sinasabi ko agad, networker ako. Network marketing yung business ko. Why? Kasi guys, no, tayo yung bumabago ng buhay. Okay, tayo yung nag-share ng hope, ng pag-asa sa ibang tao. Yan. So, doon, number one, yan, low risk, very low risk. Just imagine, namuhunan ka, merong bumalik na product. No, nalugi ka ba? Hindi. Diba? May mga free trainings. Lugi ka pa ba doon na mabago yung mindset mo? No, inaaral mo pa yung business, kumikita ka pa. Diba? Doon pa lang, no? Doon pa lang, kahit hindi ka pa kumikita ng pera into network marketing, pero nababago na yung mindset mo, nababago na yung nagkakaroon ka na ng higher skill, nababago na yung buhay mo, doon pa lang, hindi ka nalugi. Diba? Napakaliit yung risk sa negosyong to, network marketing. Unang-una, binabago dito yung mindset. Inaayos, pre-program yung mindset natin. No, nagiging entrepreneur mindset tayo na dito, yung sinasabi nila na hindi ka marunong, dahil hindi ka nakapag-graduate, no? Ganyan ka na, di ba? Doon, into network marketing, sinusolusyonan niya. Alam nyo guys, dito, may mga ganon na hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos ng pag-aral, pero sobrang successful into network marketing, di ba? Ganon po, napaka-low yung risk. Flexible time, just imagine, sobrang busy ka ngayon sa work, mayroon kang time, nagpi-Facebook, manood ng Netflix. Into network marketing is i-ano mo lang yung i-prioritize mo lang yung gagawin mo. I-manage mo lang yung time mo. Pwedeng flexible yung time. Gawin mo 1 to 2 hours yung negosyo. Kayang-kaya. Why? Through your internet, nakakapag-attend ka ng meeting, no, ng training. Kahit naka-headset ka, anong ginagawa mo? Naglalaba. Diba? Flexible yung time. Napakaganda. Network marketing, flexible yung time. Pumunta ka ng birthday hunt, nagagawa mo yung business mo, nakakapag-invite ka doon. Flexible yung time? Yes. Kumakain ka na ng masarap na pagkain doon sa birthday hunt, nakakapag-invite ka pa, nagagawa mo pa yung business. So, yung time mo, pwede mo sang isingit-singit yung network marketing. Hindi mo kailangan na sabihin, ay, kailangan ko pang tutukan yan ng sobra-sobra, kailangan tanggalin ko yung work ko, ganyan. Diba?
OFW, ang dami pong kumita. So, sila yung sobrang busy. Alam niyo bakit? May trabaho yun eh. Tapos, dire-diretso pa ang pahinga na lang pag natulog. Di ba? Pero alam nyo, ang laki po ng kinikita nila. Why? Yung time nila, ang galing yan, mag-dot-dot yung mga OFW. Pero kumikita. Nagagawa na isisingit yung negosyo. Flexible yung time. Yes, OFW ko ngayon. Kayang-kaya mong gawin yung business. Why? Kasi flexible po yung time into network marketing. Okay? So yung don't have time na solusyonan, na flexible yung time into network marketing. Not into other businesses, kailangan mong tutukan talaga. Kailangan i-manage mo ng maigi. Ikaw yung tagagawa ng ganito, ganyan-ganyan. Ang dami. Pero dito, flexible yung time. Already have a good products and services. Just imagine, hindi mo na pro-problemahin yung mga produkto na ibebenta mo into na, sa ganitong business. Company na bahala. Ano? Company na bahala. Meron pa nga dito sa negosyo natin. Bed. Buy, email, deliver. No? Forward mo lang sa bangko ng company. I-email mo lang, i-deliver na doon sa customer mo. Asan ka? Sa ibang bansa ka. Asan ka? Nasa work ka. Pero nagdudot-dot ka lang? Yes, possible na ngayon. Through online transaction na lang. So, hindi mo na pro-problemahin yung mga product na ibebenta mo, yung mga legalities, yung mga FDA, yung ang dami, di ba? Yung mga services, yung marketing plan. Naku, ang hirap magpagawa ng website kung alam nyo lang. Sobrang ano po dyan. Kailangan 100,000 to 1M yung paggawa pa lang ng website, yung IT. Pero hindi mo na pro-problema yun. Kasama na sa package na binili mo. Di ba? Napakaganda. Kasama na yun. Kung iniisip mo, wala kang good product and services na ibebenta, dito into network marketing, meron na. Kumpleto pa. Pampaganda, pampabeauty. Andyan na lahat, no? Into network marketing. So, huge safety net and income. Ito napaka-importante, no? Napakaliit yung puhunan, pero napakalaking kitaan, no? Napakalaking kitaan, huge safety net, income. Ito na yung napakaganda. Hindi dito lililimitahan na yung minimum wage, di ba? Minimum wage ng nag-work as a employee. Dito, guys, no? Within 1 to 2 hours, kaya mong kunin yon. Why? Nakapagbenta ka lang ng products, no? Or nakapag-build ka ng network mo, lumaki yung network mo, pumapasok yung income, di ba? Dito may nag-a-average ng, yun nga, just imagine nagmi-million into 1 month. In 1 month, nagmi-million yung kanyang income. Di ba napakalaki yun? Saan mo kukuning opportunity yun? No? Dito into network marketing. Kaya dito, aralin mo lang ng mabuti yung negosyo mo. No? Gawin mo lang yung nararapat na ganitong business through prospecting, inviting, di ba? Magagawa mo lang yon, attend trainings, magagawa mo lang yon. Yun yung mga basic skills sa negosyo natin. Makipagkausap, talk ng talk, no? Magagawa mo lang yon. May possibility talaga, napakalaking kitaan. Okay? So, ito. So, dito, skip natin, guys. Ayan. Skip na lang muna natin. Dito sa ABC role na to, meron po itong training na naka-separate, okay? So meron po diyan yung naka-separate, yung sa ano po, no? Doon sa tinatawag na ABC role concept. 'Yun yung way ng matutunan mo din into network marketing. Okay? Why? Pero meron nang naka-separate dito sa YouTube channel ko ng ABC role concept, no? Paano mo gawin yung through advisor, through dito kasi mag 1 hour na yung ano natin, video natin, kaya napaka-importante, no? Na sa next video na gusto mong malaman yung ABC role, punta ka lang dito sa YouTube channel, hanapin mo lang yon na ABC role concept into network marketing. Okay? Ina-explain ko po doon. So, dito, into your prospect, pag nag-prospect ka, ito yung mga rules para ma-answer mo yung objection. Rule number one, never argue. Dito, nakalista na, di ba? Huwag kang mag-aksaya ng oras makipagtalo sa prospect mo na super negative or hindi interesado. Wala naman kasing nananalo sa pakikipagtalo. Tama ba? Kahit nanalo ka sa argument, pero hindi mo na na-build yung trust or yung relationship nyo ng yung prospect. Kaya sayang lang.
Kung tingin mong hindi qualified yung prospect na kausap mo, simple, reject them in your business. Sabihin mo lang, Ben, mukhang hindi sabi mo lang, Ben, mukhang hindi ikaw yung tipo ng hinahanap namin para sa opportunity na to. Thank you for your time. Yan. Spend your time sorting and talking to qualified prospect. So kung ayaw nung ini-invite mo, hayaan mo na. No? Next ka. Okay? Let move on. Okay, move on. Wala kang kailangan sayangin na oras para makipag para lang makipagtalo. This is a sorting business. Ang hinahanap mo lang ay yung mga tao, tamang tao para sa business mo. Okay, never argue. Number two, never convince. Kung mataas ang belief level mo, sabi ko nga kanina, kailangan mataas yung belief level mo sa negosyo, sa opportunity at products na dinadala mo. Why? Yung belief level mo at kung naniniwala ka talagang makakatulong sa prospect mo, ang product at opportunity mo, hindi mo kailangan na mag-convince. Okay? Take note, hindi mo kailangan mag-convince. O mag-hard sell o mang-hype. Mga amateur lang ang nagko-convince dahil hindi pa ganun kataas yung belief nila sa sarili nila, sa product at sa business nila, kaya nila ine-exaggerate, nilalakihan ang claim at minsan nagsisinungaling pa. Remember, ang trabaho mo lang naman talaga ay maibigay ang sapat na impormasyon na kailangan ng prospect mo para magkapag-decide sila sa sarili nila kung tamas ba sa kanila ang opportunity na ino-offer mo. So never hype. Hindi mo kailangan mag-convince, no? Kung ang sinasabi mo yung tama lang. Eh, dito sa negosyo natin, 'di ba? Sa IM Worldwide, no? Makikita mo may naka Lamborghini, may naka ano, Corvette, ng mga may naka iba't iba McLaren, million-million 'yon. Hindi mo na kailangan mag-convince kasi andun na 'yung resulta eh. Sasabihin mo lang pero hindi ka na nang ha-hype. Why? Kasi nangyari na, hindi, kumbaga, hindi ka na kailangan mag-convince pa. Okay? So dito nangyari na 'yon. Okay? So hindi mo na kailangan taasan pa ng claim na grabe, kahit langit at lupa ipinapangako mo na para lang mapajoin mo yung prospect mo, baka hindi pa dun sasali. Why? Kasi hindi na naniniwala eh. Nagsisinungaling ka na. Kaya never ever convince. Ilatag mo lang kung ano yung products at opportunity mo na dala-dala. Kung paara saan at paano siya matutulungan ng opportunity mo. Okay? Never assume negativity. Number three. Madalas yung mga objection na itatanong sa iyo ay mga sincere na concern. Eh hindi porket na nag-object ang isang prospect, ibig sabihin ay negative na siya. Okay? Yan, reminders lang ha. Always dig deeper sa mga objection na itatanong sa iyo. Alamin mo nang maigi yung tunay na concern nila para mas maunawaan mo kung paano mo ma-handle o masasagot yung mga objection na yan. Like example, scam ata yan. Doon pa lang, ngayon napaka-negative naman nito, i-blinak mo agad. Doon pa lang sa pagkabanggit ng scam ba yan, di ba? So doon, tignan mo nun, tatanungin mo siya. Kaya dito, napaka-importante yung asking. Paano mo nasabing scam? Meron ka bang experience before? Or may narinig mo lang sa iba? Yan, tatanungin mo siya. Paano mo masasabi, bakit mo nasabing scam? Doon niya sasabihin, kung et cetera, et cetera, et cetera. Ganyan din naman ako before. Yan. So never argue. Agree ka agad dito. Ito idadagdag natin. Yan. Andun number 7. Ganon. So doon pa lang sa number 3, never assume negativity. So hindi porket na sinabi ng prospect mo na scam yan or anything na mga sasabihin niyang mga negativity, negative na siya. Kailangan mo lang i-educate. Pag sinabi niya talagang ayaw niya na talaga kasi sobrang ganun talaga yung iniisip niya, doon mo na hayaan. Pero in-educate mo pa lang sila in the first place, okay? Always be the one to asking. Yan nga sinasabi natin, no? Ikaw ang kailangan na mag-control ng pag-uusap niyo ng iyong prospect. Use question para magawa mo ito. Be a leader at i-lead mo ang prospect mo para makita at ma-realize niya nang maigi kung ano ang maitutulong at benefit na opportunity mo para sa kanya. But most importantly, okay, always maintain your power and posture by being the one who's asking the question. So kung sino yung nagtatanong, siya ang nagdadala ng usapan.
Kaya kapag tinanong ng tinanong ka ng prospect mo, tatanungin mo din siya kung bakit niya naitanong yon. Pwedeng ganun, di ba? Okay, sabi niya, scam ba yan? Paano mo nasabing scam? Meron ka bang narinig before or may nakapagsabi or nasabi-sabi lang ba sa'yo? Paano mo nasabing scam? Doon pa lang, tanong agad yon. Tinanong mo, nagtanong siya, at tinanong mo din sa tanong niya. Okay, so doon mo malalaman yung sasabihin niya, kung anong sasabihin niya, paliwanag niya. Doon mo sasabihin, doon mo naman educate. Yun ang power at yun ang posture ng always be the one to asking. Okay? Always listen carefully. Ayan. So napaka-importante po na makinig. E dito pa lang, maraming nagtatanong pero hindi nakikinig. Di ba? Like example, nagtanong ka pero hindi mo naman pinakinggan kung ano yung paliwanag niya, eh hindi mo makukuha kung anong gusto ng prospect mo. Kaya kapag tinanong mo siya, pakinggan mong mabuti. Iba ang dating kapag pinakinggan mong mabuti. Ito ang isa sa pinaka-importante sa lahat. I'm sure alam mo na to kung binasa mo yung maigi yung sponsor mo downline sibo. Say as a little as possible. Ang pinakatrabaho mo ay magtanong at makinig. Kapag natanong mo, ilan, scam ba yan? Ganun. Tapos tinanong mo siya, tapos nagsabi siya. Ganito kasi yan, ganito kasi yung kaibigan ko na scam, natalo daw siya, ganyan-ganyan. Diba? Doon mo naman sasagutin. Okay? Okay, sasagutin mo na siya, i-educate mo na siya. Ay, ganyan din, marami na akong mga kaibigan. Ganun. So, number 7 ulit, yung never disagree. Ay, nakukuha po nyo yung point sa pag-handle ng mga objection ng mga prospect natin. So, number 6, always tell your prospect what to do next. Ang mga qualified na prospect, naghahanap yan ng leader, ng mag-guide sa kanila. Lagi mo silang gabayan sa kung ano-anong mga gagawin nila kapag may kinausap, kapag may kinakausap na akong prospect, lagi akong gumagamit yung mga linyang tulad ng ito yung mga sumusunod na gagawin mo. Ito yung step 1 na gagawin mo. Itong always tell your prospect what to do next. Example, may nag-join or merong qualified na prospect mo na. Ito yung mga gagawin. Yan, ito yung step by step kasi doon pa lang ginaguide mo siya. Meaning yung puso niya ay matutulungan ako nito. Leader kasi to. Ayan, kasi naghahanap sila ng magli-lead sa kanila. Okay? Kaya in IM Worldwide, yung mga nagjo-join po sa amin, no? Meron kaming tinatawag na NMO, New Movers Orientation. Paano po 'yon? Yun yung New Movers Orientation. Ito yung ginagawa namin na in 1 week time, meron kaming pinapasa na video para mapanood nila yung trainings na gagawin nila kapag nag-join sila. Meron silang agad task na gagawin. So papanoorin nila yon, tapos magmi-meeting, ano yung mga natutunan, tapos hanggang para may bala sila para pagdating sa pagpro-prospect nila. Kapag nalaman nila yon, doon pa lang nalalaman nila na, oy, ito tapos mo na. Ito na ulit yung next gagawin natin, mag-invite tayo. Tapos after mo magano, marami. Na pag ganun ang ginagawa mo sa prospect mo, do you think mag-grow siya? Yes. At kapag nag-grow siya, do you think sasamahan ka? Yes. So kailangan meron kang guidelines na binabanggit, okay? Yan. So number 7, no, malapit na tayo matapos. Number 7, never disagree. Kung hindi ka sang-ayon sa sinasabi ng prospect mo, pwede mong gamitin itong mga linyang to bago mo sabihin yung mga opinion mo. Naintindihan kita. Pero, ayan, like example, wala akong puhunan. Diba, sabi ng prospect mo na in-invite mo after mo na presentan, diba, from prospect, in-invite mo siya, after mo in-invite, i-close deal mo na siya, after mo i-close deal, marami pa siyang tanong. Ito na yung tinatawag na objection. After na magtanong ng ay wala akong puhunan. Yan, naintindihan kita. Pero, yan, sasabihin mo na yung ano mo, i-educate mo ulit siya. Pero yung iba ginagawa ng paraan. At ito yung mga paraan na ginawa nila. No? Ganyan din sila before. Pero, ito yung mga ginawa ng paraan. Nung wala silang puhunan. Dun, alam ko yung nararamdaman mo, pero I understand you. Yan, sabi niya, ang hirap-hirap mag-invite. No? Kaya hindi ako sumasali into network marketing. I understand you. I understand you, bro. Pero,
alam mo ba, nakapag-attend ka ng, yan, educate mo siya. Alam mo ba, kapag nakapag-attend ka ng training, matututunan mo kung paano mag-invite, paano magkaroon ng mga prospect, ng mga kakausapin, paano ka makikipag-usap. Doon pa lang, no? Never disagree. Iniintindi mo siya. Kasi, inauunawaan mo siya. Tapos, i-educate mo siya. Doon pa lang, magka-vibes kayo, tama. So, hindi mo disagree kasi yun ang nasa isip niya eh. Yun ang nakalakihan niya or yun ang tumatakbo sa isip niya once na linalatagan mo siya or nalalatagan siya ng mga ano, mga presentation. Malay mo may pinagdaanan siya before na ganung bagay. So never disagree. Always know the reason why before us answering any question. Yan. So dito sa ganito, rule number 8. Ito na yung pinag-usapan natin kanina. 'Di ba? Na pagdating sa form, inviting, kinilala mo muna yung prospect mo. Okay, kapag nakilala mo yung prospect mo at bakit kailangan niya yung produkto mo or yung opportunity mo, ano yung dahilan niya? Dahil gusto niya ba makatulong, nawalan siya ng trabaho, naghanap siya ng opportunity, gusto niya matulungan yung family niya. Ang daming reason why. So, kapag dumating sa point na ganito, alam mo na kapag sabi niya wala akong puhunan. 'Di ba bro, nasabi mo kanina na naghahanap ka ng opportunity. Do you think na makakatulong itong opportunity na 'to? Pagdating sa naghahanap ng opportunity na makatulong sa family mo ganun. Pag sinabi niya, "Oo." Kung oo bro, gaano ka kaseryoso? Yan, i-challenge ko siya. Gaano ka kaseryoso na nung sinabi mong gusto mo ng opportunity. So seryosong-seryoso, siyempre, di ba? Okay, so yung puhunan na hinahanap mo, ganun, di ba? Yung puhunan na problema mo, ano sa tingin mong solusyon na kaya mong gawan ng paraan? Paano mo gagawan ng paraan? Ganito, manghihiram ako or mayroon pa naman akong natabi sa bank or anything. So doon pa lang, na-close deal mo na yung prospect mo. So kapag ginamit mo itong rules na to, the 8 rules of answering prospect objection. Nako, yung mga tumatakbo ng mga invite mo ng mga negativity, mga negative mag-isip, nako, pwedeng-pwede mo na silang kausapin right now. Alam mo kung bakit? Meron ka ng panlaban. Oo, meron ka na nito. Okay? Ayan. So, dagdag pa natin. Ayan. So, kung yun ang ginawa mo kanina, no? Like example, hindi ko linya yan. I understand you. Never disagree, di ba? I understand you. Ganyan din ako. Pwede mong feel, felt, found. Napi-feel mo siya. I understand you, di ba? Felt. Ganyan din ako before. Ayan. Pero nung nalaman ko, I found. Yung found. Nung nalaman ko na hindi pala linya-linya to. Kasi marami naman sa labas na linya na hindi nila linya pero nilinya nila kasi gusto nilang kumita. Like example, maraming 'di ba, accountant pero nasa call center. 'Di ba ang layo yung line nila, line up nila. Pero bakit nasa call center? Because kailangan nila 'yon. So dito pala hindi linya-linya. Pag gusto mo na mabago yung buhay mo, gusto mo makatulong sa family mo, kahit ako hindi ko to linya pero nilinya ko. Alam niyo guys, automotive ako before, mekaniko. Ang layo ng pagiging entrepreneur, 'di ba? So meaning hindi linya-linyahan. Okay, 'yan mahihiyain kasi ako. 'Yan. So never disagree, no? Tapos sabihin mo ulit, 'yun, felt found, no? Naintindihan kita, understand you, no? 'Yun yung kanina na pinag-usapan natin. So masasagot mo lahat itong mga objection na 'to. Pag yan ang ina-apply. So ito yung pinaka most important, no? Napaka-importante sa prospect mo to. Kapag dito pa lang na in-invite mo siya, naggawa ka ng prospect, tama? In-invite mo na sila, kinausap mo na sila, finorm mo sila, doon sa building rapport, building relationship, magaan yung loob mo sa kanila. Unang tumatakbo sa isip ng prospect mo, can I trust you? Yan. Mapagkakatiwalaan ko ba tong taong to? 'Di ba nasa back of the mind nila. Mapagkakatiwalaan ko kaya tong taong to? Kaya doon pa lang
kapag kinausap mo yung prospect mo, magaan yung loob niya sa'yo. Na meron ka nang na-build na trust, building trust to your prospect. Ano yung mga trust na yan? Kailangan kilala ka niya. Kaya doon, pinaikwento mo din kung sino ka, kung kumusta ka, ganun-ganun. Diba? Can I do it? Number two, kaya ko kayang gawin yung ino-offer niyang opportunity. Kaya make it simple. Kung kaya mong sobrang simplehan yung presentation mo, na mas mabilis niyang maunawaan. Diba sa ano natin? 13 ways of earnings, diba? Sa negosyo natin, 13 ways of earnings. Pero bakit yung highlights lang yung ipinapakita natin na mas mabilis nilang maintindihan? Diba? Kasi, kailangan nung prospect natin malaman. No? Alam mo kung nung nag-join ako into network marketing, ang nakita ko lang yung 1,000-1,000 pairing eh. 'Di ba? Tapos sa dalawa lang, 'di ba? No? Yung worst case scenario natin na dalawa lang, isa sa left, isa sa right, tapos yung isa sa left, isa sa right, nagkuha. No, napakadali, napakasimple, 'di ba? So, kaya ko kayang gawin, 'di ba? So, make it simple yung presentation mo. Okay, napaka-importante. And last, can you help me? Doon sa pinag-usapan natin kanina na bigyan mo siya ng step by step na gagawin sa negosyo mo. Doon pa lang ginaguide mo na siya, sila. Doon pa lang nalalaman nila na matutulungan mo sila. So ipakita mo yung offer mo na sa kanila na paano nila gagawin yung business na hindi sila nag-iisa. Na kailangan andito yung mga top mentors, 'di ba? Lagi nating binabanggit. Andito yung mga top mentors natin na makakatulong sa atin, ito yung mga taong makakatulong sa atin. No, ito yung mga training sa mga katulong sa atin, no, na hindi ka nag-iisa, kaya makikita nila yung grupo, yung team. Kaya lagi mong binibida dapat yung mentor mo. Binibida mo palagi yung kahit downline mo, 'di ba? Kung yung trainings, yung office, ibibida mo lahat 'yan. Why? Kasi yun ang makakatulong sa prospect mo. Doon pa lang na ay mapagkakatiwalaan ko tong taong 'to. Kayang-kaya kong gawin yung negosyong ino-offer niya. Matutulungan ako. Pag doon, kahit di mo pa gaanong, kahit hindi niya naunawaan gaano yung presentation mo, may tiwala siya, kaya niyang gawin, may makakatulong sa kanya, go siya. Entry siya. Di ba? So, yun ang pinaka-importante na hindi mo kakalimutan. Okay? So, last, ito. So, may, sabi nga nila, no, ang negosyo natin para sa lahat, pero hindi lahat para dito. Di ba? What's more, kung lahat networker na, di ba? Kung network marketing na lahat. So, sino pang maglilinis ng bahay mo kung kukuha ka ng katulong, di ba? Sino pang maggagasolina sa'yo kung wala ng gasoline station boy? Eh, mayaman na lahat, di ba? Sino pa yung magpapatakbo ng airplane, no? May pilot kung lahat networker na, nag-full-time na sa pag-network, di ba? So, hindi para sa lahat. Ang network marketing para sa lahat, pero hindi lahat para dito. So marami din nagiging successful sa ibang opportunity, no? Meron din na mga tao na iba yung ginagawa nila. So hindi po lahat dito, no? Kaya i-accept na natin na kapag nag-invite tayo, nag-prospect tayo, kailangan lang natin i-present kung ano yung i-represent natin. So SW3, kapag yung prospect mo, some will join, some won't join, so what? Next, something's waiting for you. Meron pa dyan nag-aabang. Na meron pa dyan nag-aabang para sa negosyo mo. No? Kaya kung na-reject ka ngayon, kung na-reject ka ngayon sa yung prospect, move on ka agad. Kailangan, pinaka-importante na ma-build na skills mo, magkapag-move on. Marami kasing hindi nakakapag-move on. Na-reject, nako, 1 week, nagmukmuk. Diba? 1 week, 1 month, hindi na nagpakita kasi na-reject ng kaibigan niya. Eh, kala pa naman niya, mag-join talaga yon. Kasi 20 years na silang nagsama ng kaibigan niya. Diba? Tapos, sineran mo ng makakapagpabago ng buhay, ayaw niyang kang samahan. Ang nagmukmuk ka talaga ng 1 month. Diba? Sakit-sakit. So, kailangan mag-move on ka. Kailangan mabilis ka mag-move on. Because kapag nag-move on ka, ubusin mo lahat ng nag-no-no. No, 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 no. Kasi ang sunod, yes, 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 yes. Ganun po, kaganda yung negosyo natin. Okay? Something's waiting for you. So, yun po. So, thank you so much sa lahat po ng nanood
at tinapos mo itong video to. I hope makatulong po ito sa'yo, at kung sa tingin mo makakatulong sa'yo at makakatulong sa iyong grupo, sa iyong team, sa iyong downlines, pwede mo din po siyang i-share. Okay? So yun, thank you so much and God bless po everyone. See you at the top.